ang sabi nitong si Anyo, ito matatawa kayo eh. Paano niya yung 99% ng PNP na mabubuting pulis? Oh. Ah, yan ang sab tanong niya, mga kaibigan. Eh dahil sa nagkakaroon ng public outrage, ha? Dahil sa mga pangyayaring ito, lalo na yung kitang-kitang ginawa ni Nuesca, etong kinidnap sa Baguio, eh nakita kung sino kumuha. Pero yung ginawa, hindi na nakita. Diba? Kaya dito, makakalusot pa yung mga pulis eh. Diba? Malamang yan eh. Sasabi mo, eh kita sila ron eh. Kaya nga binuwag yung Drug Enforcement Unit eh. Di ba? Sa Baguio City. Sabi ni Anyo, ginigit ni Anyo, na ang kaso raw nitong si Police Master Sergeant Nuesca is an isolated one. O di, kamukha rin nung sinasabi nung sa Baguio, puro isolated, isolated. Ha? Eh alam nyo, ang police, walang karapatang gumawa ng krimen yan. Di ba? Walang karapatan yan eh. Mga kaibigan, kaya huwag nyo sabihin, kukunti lang yan. Eh bakit kukunti? Kahit na totoo pa yung kukunti at hindi ka panipaniwalang kukunti, eh dapat walang pulis na ganyan. Di ba? Dahil pagka may ganyan pulis, mga nanganganib ang publiko. Di ba? Nakita ninyo, oh, kung pumatay sila na hindi nakikita ng video, pinupugutan pa ng ulo. Eh di lalo na yung pinatay nilang dalawa, nitong si Nuesca, di ba? O di, kung hindi nakunan nyo, wala na. Kaya, sabi nito si Anyo, kaya natin sinabi na isolated case, kasi gine-generalize nila. O, alam naman ang publiko yan eh. Ha? Kaya nagagalit ang publiko dahil may pulis na ganyan. Di ba? Yun ay kinagagalit ng publiko dahil wala kayong ginagawa. Di ba? Oh, eh yung pumatay kay G. Ikju doon sa loob ng krami, meron na bang resulta yun? Wala na, di ba? Yung kinidnap nilang Koreano, nakakahiya. Doon pa sa loob ng krami kinatay. Ha? Pinasunog pa nila yung bangkay. Tapos, yung aboy, pinlas daw sa inodoro. Mga kaibigan, isipin ninyong katarantaduhan yan. Sasabihin nyo, isolated. At ang dami pa niyan na hindi lang napapaulat dahil ang mga biktima natatakot na. Ha? Unang-una, lalo na kung yung biktima eh wala namang panggagastos, di ba? Para ipaglaban yung kaso, ni pamasahi lang, pumunta sa husgado o sa piskalya, eh wala na eh, di ba? O paanong maipupursu yung mga kaso laban sa mga pulis na yan, mga kaibigan? Hindi ba yan ay terorismo yan? Oh, pagka sila, pagka pulis ang may gawa, ang daming sinasabing, kuwan eh, kukunti lang anya yan. Meron akong isang napanood na video. Magandang lalaki yung pulis eh, bata pa eh. Parang ito yung ano eh. Parang ito yung pulis na yung kanyang, yung nagbigay ng dollar. Binuksan niya yung wallet niya, may dollar siya. Binigay niya rin sa estudyante na nakuhan sa Maynila ito, di ba? Nagdi-deliver, nagtatrabaho parang nagdi-deliver pa, yung ano ba tawag mo ron? Yung parang Grab na nakamotor. Parang mga ganon. Ngayon, di ba, nag-viral yung pulis na yun kasi magandang ginawa niya. Hindi ba? At marami ang humanga sa kanyang kabutihan. Parang siya yung napanood ko kanina sa video na nananawagan siya sa publiko. Maganda siyang magsalita eh. Mahinahon at saka hindi siya gumagamit ng nakakasakit na pananalita. Yun ang tunay na pulis. Dapat yun ang itampok nila eh. Di ba?
Hindi ito sila anyo, hindi kayo pinaniniwalaan ng tao. Lalong naiinis sa inyo, nagagalit ang tao sa mga pinagsasasabi ninyo. Yan, yung mga sila De La Rosa. Eh, sabit kayo pare-pareho eh. Sa mga nangyaring human rights violation dito sa ilalim ng administrasyon sa kasalukuyan na iniimbestigahan ng United Nations Human Rights Commission dahil sa paglabag sa karapatang pantao at ngayon nga may nakasalang na kaso labang ka sa administrasyon para panagutin sa mga paglabag sa karapatang pantao. Eh, natawag mo rito. Di ba? Eh, kung ito pagbabasiyan eh, mawawaran to baros kayo eh. Oh, huwag niyo sabihin yan. Pati yan si Bato, kala mo, meron pang ano, siya raw author ng ano, ng death penalty. Utot mo. Maraming may author niya. Sino sa inyo ni Pacquiao ang totoo may author? Eh, author din siya eh. Otor-otoran lang kayo eh. Kinopia nyo lang yan sa ibang umu-otor niyan eh. Di ba? Nangopia lang kayo eh. Para kayong iskulbukol na dyan sa Senado. Mga damuho kayo. Oh. Lalong nagagalit ang tao sa inyo. Kaya yung napanood kong video kanina, dapat yun ang gawin ninyong ano, kung gusto ninyong ang tao ay magkaroon simpatya kahit papano sa pulisya. Ha? Hindi naman komo nagagalit ang tao eh. Hindi na sumisimpatya sa pulis. Eh karumal-dumal yung ginawa eh. Mga kaibigan, sino sisimpatya sa inyo? Tapos ang salita pa ninyo, ipagbawal ang camera. Ha? Tatakutin pa yung kumukuha eh. Oh. At pagkatapos eh, kasi pulis yung involved. Oh, pagka criminal yun, okay lang sa kanila. Walang sasabihin yun. Eh kasi police, kitang-kita mo talagang nakakarimarim eh. Hindi ba? Kikilabutan ka eh. Sipin mo nanonood mga bata. Sana kung pelikula yun. Eh hindi naman pelikula yun. Tunay na buhay yun mga kaibigan. Patayan. Tapos police. Anakan ng mga kaibigan, no? Ito sabi, kaya natin sinasabi isolated case kasi gine-generalize. Kasalanan pa ng public eh. Ano ibig sabihin? Ang public, purihin kayo. Ha? Ano palagay nyo sa ginagawa nyo manhid yung mga tao eh. Kung gusto nyo ang reaksyon ng tao sa inyo maging positive, eh iniksyonan nyo lahat ng pampamanhid. Para walang maramdaman. Ha? Kapag ka nakakita ng ganyang nakakakilabot at karumal-dumal na krimen na ginagawa ng mga pulis, eh paano yung mga hindi nakuna ng video? Sige nga, paano nyo kinatay yung mga tao? Ito sinweska na ito eh, mga kaibigan eh. May kasong homicide eh. Oh, anong taon? 2019, malamang eh. Ano rin yan eh, sa drug war yan eh. Di ba? EJK din yan eh, malamang eh. Pero na-dismiss daw. Eh, ba't di ma-di-dismiss eh, may hawak PNP. Di ba? O, yung pumatay doon kay Espinosa. Di ba, inabsuelto lahat yun, ipinromote pa yun, yung mga pulis doon. O, yung sila Joby, ano yun, Espinido. Tsaka yung mga kasamahan niya, mga kaibigan, EJK na yun eh. Ito, ano tawag mo rito? Extrajudicial killing yan, mga kaibigan. Oh, isip mo, may pugot ng ulo. Ano ba kayo, barbaro? Ha? Eh, masahol pa ito. Hindi pa dumadating si Magellan nung ganyan ang patayan dito, pugutan ng ulo eh. Ala pa si Magellan. Eh, nabubuhay tayo ngayon sa kwan. Sa modernong lipunan na. Lahat na naiimbento na ngayon. Mga kaibigan. Oh, paano naman anya yung matitino na pulis natin na 99%? Ito sasabihin natin. Hindi totoo yan na 99%.
ang matino sa PNP. Ito ngayon ang tanong namin kay Anyo. Ako magtatanong. Sabi mo 99%. Ha? Oh. Eh bakit sinibak yung isang pulis doon sa Bicol? Hindi ba kaya siya pinasibak ng mayor doon sa kwan, ha? Anong lugar niya sa Catanduanes? Municipal Police Station sa Catanduanes. Na ipinasibak ito ng mayor doon sa nasabing bayan na yan sa Bicol. Ha? Dahil sa kanyang ipinost sa Facebook na pagkatapos immediately after nitong incident at lumaganap sa social media yung pong video kasabay ng public outrage sa social media rin, mga kaibigan. Ito, after watching 2 times the video of the shooting by the police of the victims, I immediately drafted the letter addressed to our provincial director of Catanduanes to ask his immediate relief. I did not consult anybody about my decision. I did even mind calling Baruga. Oh, tinawagan niya rin. Agad daw itong mayor, ha? Si Mayor Rodulfo ng Bato, Catanduanes. Pagkapanood niya raw ng 2 beses niyang pinanood yung video, ha? Eh, karakaraka eh, gumawa na siya ng sulat para kay provincial director ng Catanduanes, ng pulis, para hilingin ang pagsibak dito kay Baruga. At wala raw siyang kinonsultang sino man tungkol sa kanyang desisyon. I did even mind calling Baruga. Tinawagan paman din niya si Baruga. It's my judgment call. Eh, ano ko na ito? Desisyon ko na ito. Ha? Sabi ni Rodolfo. Oh, mga kaibigan. At mabilis na ipinadala niya ang sulat sa Catanduanes Police Provincial Director na si Colonel Brian Castillo para hilingin ang pagsibak kay Baruga before 5 p.m. bago mag-alas 5 ng hapon noon Lunes. In fact, sabi ni Mayor Rodolfo, I did not recommend any name as Baruga's replacement. Wala siyang inirekomenda. Kung sino ipapalit. I just want him to be immediately removed as police chief of my town. Gusto ko lamang na matanggal siya kagad bilang hepe ng aking bayan. At hinintay din niya raw si Baruga na mag-post ng message para kundinahin ang pagpatay. Pero hindi niya ginawa ito. Sabi ni Mayor Rodolfo. Ibig sabihin, siya'y naninindigan doon sa kanyang desisyon. O, paano niyo sasabihin na kwan na 99%? Eh, isipin mo to, official ito. At marami namang nagsasalita dyan eh. Ng mga pulis eh. Dapat lahat siya pinagsisibak nyo eh. Ibig sabihin, kung sila'y kapareho ng iniisip at ikinakatwiran itong gusto nilang gawing katwiran ni Nuesca, masama ka rin pulis. Kung ano si Nuesca, yun din si Baruga at saka yung iba. Ha? Pare-pareho kayo. Di ba? Kaya dapat kayo kasuhan eh. Dapat pagsususpindihin kayo sa serbisyo eh. Tsaka pasailalim kayo sa yung mga pulis na ganyan. Total, minumungkahi nila ngayon na magkaroon ng mahigpit daw na neuropsychiatric. Bueno, lumalabas lang naman yan pagka may nangyayari. Gagawin nilang
ano, gagamitin nilang ano yan, para maghugas sila ng kamay. Para sabon, panghugas ng kamay. Mga kaibigan, panukala, yan, sila bato, nag-iingay para ma-divert ang issue, para akala nila yung publiko, eh, ano pa, pinaniniwalaan pa sila. Lalo kayo, dapat kung talagang iniisip nyo yan, wala mang nangyayaring insidente, eh, isinusulong nyo yung batas. Hindi, dadaldalang kayo pagka may nangyari. Oh, di ba? At saka wala naman visa yan eh. Kanino may visa yan? Unang-una, yung gustong ipanukalang batas ni Batugan, este, Bato, De La Rosa. Bagay, tamad naman talaga yan eh. Di ba? Walang ginagawa yung mga yan eh. Sipin mo, sweldo na sweldo yan sa Senado. Walang trabaho. Ha? Oh, ang daming senador na yan, oh, walang trabaho sila lahat, oh. Kundi para kunyari lang eh, magkaroon sila magkaroon ng impression sa publiko na may ginagawa sila investigasyon. Pero nasaan ang batas nyo? Ha? Kung walang mangyayari, tulog na naman yung panukalang batas nyo. 'Di ba? Matutulog. Oh. Ngayon eh, tignan ninyo. Ano sabi ang tawag dito? Sabi ni Bato, tingnan mo yung background ni Nueska. He was already charged, ha? Oh. Eh, na-charge to. Unang na-charge to, nakaupo ka eh. Wala ka rin namang ginawa sa pulis eh. Pinalalaanin niyo yung kalokohan sa pulis eh. Nagkaroon tuloy ng maling paniwala yung mga pulis. Ako yun ang paniwala ko eh. Nagkaroon sila ng maling paniwala na. Pumasok na sa utak nila, tama pala itong ganito, dapat kinatatakutan tayo ng tao. Oh, meron daw gustong may tumawag ko dito. Mula pa sa United Kingdom. Nasa linya natin si Elvis Basco. Oh, magandang gabi sa iyo, Elvis. Magandang gabi po, Kapir C. Oh, anong oras na ba diyan sa United Kingdom? Alas 3. Mag-aalas 3 na, brother. Nang hating gabi? Hapon. Hapon. Oo. Oh, ano ba ang sasabihin natin at napatawag kayo? Alam niyo, nasubaybayan ko itong tinatalakay niyo ngayon, itong demonyong pulis na pumatay ng mag-ina na walang kaawa-awa. Alam niyo, itong mga pulis sa atin, eh, talaga nung araw pa, eh, mahirap pagtiwalaan. Eh. Kahit nung araw pa, eh, lalo na ngayon, eh, binigyan ng suporta yan ni Presidente Duterte. Kaya siguro ang lalakas ng loob pumatay nang wala sa lugar. Hmm. Saka anong dapat na gawin dito ngayon sa pulis na pumatay? Magbigay, dapat dito siguro eh, panghabang buhay na pulong, dapat siguro magbigay ng sample ang gobyerno. Magbigay ng sample para sa mga tiwalang pulis, kung meron sigurong bitay, bitayin na yun eh, para yung ibang pulis hindi gumaya. Eh kaso wala tayong ganun eh. Ang ating kasing binibigay lamang na penalty sa mga pulis eh, mga pakurot-kurot, no? Kaya naman nilang tiisin yan eh. Eh bakit hindi magbigay ang gobyerno ng isang matinding penalty para hindi nagayahin once and for all? Hindi. Alam nyo, para sa akin, magkaiba tayo, no? Kayo, death penalty, solusyon. Akala nyo lang yun. Kung yung death penalty, maipapataw ba sa kanila? Sige nga, pag may death penalty ba, death penalty, maipapatupad ba? Yun ang tanong. Hindi. Oh. Hindi. Kasi ito nga ang habang buhay na pagkakulong eh. Hindi nga maipatupad eh. Kapag ka mga ma-impluensya ang nakakasuhan eh. Naipapatupad lang yan doon sa mga yun, taong walang kakayahan. Eh, anong... Yung walang kakayahan. Bakit ano pa ang pagdidebatihan natin? Kung walang death penalty, huwag na natin gamitin yan para pabanguhin lang natin yung sitwasyon. O kaya, magpabango lang sa kanila. Kunyari, talagang galit sila sa
mga ganyan. Nag-e-emphasize lang sila eh. Nag-i-stress lang sila ng kwan eh. Nang kunyari sila ay galit sa mga ganyan. Ha? Para maging... Sino to? Nagpapabango. Kaya nga, para maging bida sila sa mata ng publiko. Eh pero yung sinasabi nila, matagal na yan eh. Paulit-ulit lang yan eh. Death penalty. Tapos matutulog. Mabubuhay ulit yan pagka may krimen na ginawa na naman o may nangyari na naman. Wala yan. Eh paano naman? Ang pinaka-importante, maipatupad ang batas. Oh. Tama. Oh. Ayun, dapat mapatupad. Oo. Oh. Oh. Kaya may death penalty. Eh, kaya wala. Ha? Eh isa pa yan eh. Wala kasing masabi. Bigyan daw ng pangalawang pagkakataon. Eh, paano kaya kung sa pamilya niya mangyari yung ginawang pagpatay? Siya kaya makakasigaw pa sa Senado na bibigyan ko ng pangalawang pagkakataong mabuhay itong pumatay sa aking pamilya. Alam niya, malalakas lang magsalita ng ganyan na bigyan ng pagkakataon kasi hindi nangyayari sa kanila yung krimen. Hindi. Kasi tumutong kay Freddy Webb. Kumukuha ng simpatya yan sa pulis. Para okay. Kasi tatakbo. Yan ang totoo lang yan eh. Kumukuha lang siya ng... Posisyon? Ewan ko, Vice President, President. Vice President daw ni Sarah. Oh. Ay, hindi po pwede. Nakakatawa niya. Alam niyo, nung napatumba ni Marquez yan, siguro palagay ko lahat ng sustansya ng utak nawala, napunta sa... Nawala eh. Nalipat sa talampakan. Oo. Panginoon, Pacquiao, bakit ba ginugulo mo buhay mo, sa lakas ng suntok, sa lakas ng suntok sa ulo, eh bumagsak yung utak, napunta sa talampakan. Di ba? Ang ganda-ganda na ng buhay mo, pinasok pa politika. Nung mapunta sa talampakan, tao Elvis, nung mapunta sa talampakan yung utak, natapakan niya. Kaya grabe, di ba? Natatapakan niya yung utak mo. Teka, Kapersi, anong palagay sa palagay ninyo, ano ang mabuting solusyon at ano ang dapat igawad na parusa diyan sa demonyong pumatay na walang awa sa pagina? Hindi naman yan, yan ang gusto kong inaabangan ko. Hindi naman yung gusto ano natin eh. Ninyo? Kung ano yung nasa batas. Ano ba nasa batas? Eh sabi nyo nga, yung batas hindi napapatupad eh. Eh kaya nga, eh... Kung ano yung nasa batas, yun na ipatupad nyo kasi ano yan, capital punishment yan. Murder yan eh. Double murder yan eh. O di, dalawang habang buhay. Wag, na hindi entitled sa parole. Ganun dapat. At ipatupad nyo ng mabilis. Tama, agree ako doon. May problema pa tayo. Yung proseso sa judicial process natin, mabagal pa. Mabagal pa sa pagong. Sa lakad ng pagong. Oh, di ba? Yun pa isang problema eh. Bago magbigay ng parusa, aabutin ka ng 10 taon. Oh, hindi. Habang ano yan, gagawa ng paraan niya, pag tumatagal kasi, maraming pwedeng mangyari. Pwede niyang gapangin yung kaso, pwede niyang aregluhin yung mga naperwisyo niya, sa bandang uli, mawawala na ng ano, ng gana. O kaya, mawawala na ng interest sa kaso. Kasi hindi ako madali. Naniniwala ako, Kapersin. Oh. Ang pinaniniwala akong kapersi sa Pilipinas, sa takbo ng Pilipinas, kung sino ang merong kaya, kung sino ang maimpluwensya, sila yung hari dyan. Ang mga naaapi, yung mahihirap na walang kaya. Tama. Kahit ang may mali ay politiko o makapangyarihan, kahit sila may mali, siguradong kaya nilang absertuhin yan sa iba't ibang paraan. Elvis. Wala naman yung mahihirap. Elvis, wala na tayong oras sa radyo ha, pero... Hanggang alas 12 pa tayo, huwag mo munang ibababa yan o kaya tumawag ka ulit. Eh dahil tayo'y magpapaalam muna sa DWBL, hanggang alas 11 lang ang programa natin sa DWBL. Okay? Mamaya, tumawag ka ulit. Okay, mamaya. Sige. Gusto ko rin madinig yung bagong gitara mo, yung Taylor mo. Oo. Gusto ko madinig ang tunog niya. Si James Taylor? Sige. Okay. Sige, Kapersi, maraming salamat po. Bitayin yung pumatay sa pag-ina. Oo, sige. Po. Salamat, ha. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo.
Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Eh, itong, ano tawag mo rito? Itong si Presidente Digong nyo, gusto na naman pabilibin ng publiko, mga kaibigan. Ang sabi niya, yun daw baliw na pulis na pumatay, crazy killer cop, pakainin nyo ng COVID-19. Ito, itinan mo ha, lahat ng hindi totoo, yung mga wala sa reality, out of this world na mga pahayag nito para lang makapagpahanga. Diba? Gusto na naman pahangain na naman po. Pakainin mo raw ng COVID. Oh, totoo ba yun o hindi? Parang si Soriano ito eh. Si Soriano, yung fugitive leader ng ang dating daan, si Bad Eli Cuyucot Soriano, na wanted sa kasong rape at nagtatago ngayon sa Brazil. Ha? Di ba yan eh, meron sinasabi yan dati na, o gusto nyo, patunayan ko eh. Ha? Yung Biblia eh, gusto niya pabilibin yung tao, yung nakikinig sa kanya, nanonood sa kanya, na siya eh, kwan, siya yung bukod tangi na kabisado niya ang Biblia. Sabi niya, patunayan ko sa inyo, gusto niyo eh. Kabisado ko Biblia eh. Ha? Patayin ninyo ang ilaw eh, babasahin ko eh ang Biblia para patunayan ko sa inyo eh. Isipin mo yun. Ha? Kahit sinong pinakamalinaw ang mata rito. Ha? Bubuksan ko Biblia, patay ang ilaw. Hindi mo nakikita kung ano yung binuksan kong kwandon, chapter sa Biblia. Sipi mo, babasahin niya yun. Ha? Patay ang ilaw. Paano niya magagawa yun? Anong tawag mo ron? Nagpapabilib. Ganon din ito. Maraming beses na, di ba? Pinabibilib niya yung publiko. Kasi eh noon pwede yan nung umpisa siya, di ba? Hindi pa nakikita ng tao yung katotohanan na puro panluloko lang pala alam gawin nila. Ang sabi niya eh ano to? Pakainin daw ng pakainin niyo ng COVID yung ulol na yan. Sabi ni Digong nyo, mga kaibigan sa PNP. Pakainin nyo ng COVID yung ulol na yan. Ay, bakit hindi totoo yan? Saan sila kukuha ng COVID? Ha? Magagawa nila yon? Takot lang yan. Hindi yung papakainin nila matatakot eh. Yung magpapakain. Kasi magkakasakit siya ng COVID. O, ano ba? Papahid siya sa COVID. Pahid lang yun eh. Di ba? O, eh kumapit na sa katawan mo yun eh. Ano yun? Pabubukain mo yung bunganga. Igaganong-ganon mo. Isusuwab mo rin sa loob ng bunganga ni, ano, ni Nuesca. Hindi totoo, di ba? Hindi totoo. Tapos kakalat yung COVID. Ha? Yan ang mga salita dapat pinag-aaralan eh. Di ba? Lalo na yung nakikinig. Itong si Presidente Digong nyo, huwag na natin asahang pinag-aaralan niya yung sinasabi niya. Yan kasi, nasanay na siya, nalunod yan eh. Akala niya, habang panahon. Tandaan niyo si Era pa, ganyan kapopular nung una. Ha? Ganyan. Mangyayari din niya sa kanya. Eh, mas masahol pa nga ginawa niya eh. Si Era, nakaw lang eh. Tsaka ilan lang ang pinapatay ni Era nun eh. Diba? Si Bobby Dacer. Sino pa? Si Bentain. Yung ano, yung nakakuha ng video, ha? Na nagsusugal si Erap sa casino. Yun. Tsaka may ilan-ilan pa. Hindi ganitong maramihan. Dito masakir eh.
dito genocide talaga eh, mga kaibigan eh. Oh, di ba? Kaya okay, maniniwala diyan ako. Sabi, pakainin niyo ng ano, ng COVID, yung ulol na 'yan. Yan ang mga salitang nagpapahanga pero ang sinasabi hindi totoo, di ba? Oh, ano sabi ni Eli Soriano? Ang taong nagkakakontra-kontra sinasabi, yung medyo may sira ulo noon. Bakit nagkakakontra-kontra? Kasi, noon patayin ninyo. Eh, nung umabuso na, iba na sinasabi, pakainin na ng COVID. Kaya sabi ni Bad Eli Kuyukot Fugitive Soriano na wanted sa kasong rape, eh, ang taong nagkakakontra-kontra sinasabi, yung medyo may sira ulo noon. Oh, eto nga pala, bago ko makalimutan, mga kaibigan, yung Caroling, ha? Eto, pakinggan muna natin, may mga ngaroling. Bahala na kayo, gusto nyo magbigay, ha? Ay bahay ang aming bati, Merry Christmas na maluwalhati. Ang pag-ibig pag siyang naghari, araw-araw ay magiging Pasko lagi. Ang sanipo ng pagparito, hihingi po ng aginaldo. Kung sakaling kami perwisyo, pasensya na kayo't kami namamasko. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko, ay magbigayan. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamta natin ang kasaganaan. Tayo'y mangagsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit nang sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko, ay magbigaya na yun. Walang hiyari ng animal eh, no? Ang Pasko ay sumapit. Alay mo, may beatbox pa eh. Parang nagbi-beatbox. Pinapalo pa yung guwan eh. Lalagyan pa ng tiyempo eh. Sa bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami
ang bawat kaibigan na